si Congressman Representative Antonio Tinio po ng Grupo Alliance of Concerned Teachers atin pong kausapin today. Alright. Congressman Tinio, good morning po, sir. Hi, good morning, Ted. At good morning sa ating mga tagapakinig. Opo. Alright. Congressman, sabi po kahapon ni Brother Armin, ala na pong shortage ng classrooms. Opo. Meron ho ba kayong una? Meron ho ba kayong informasyon tungkol po sa pangangailangan ho ng classroom sa school opening po by Monday, sir? Well, alam nyo, Ted, last year, dun sa opening ng school year, last year, sinabi na rin ni Brother Armin niya na wala na raw classroom shortage. At lahat kami nagtataka, pupunta ka sa field sa mga eskwelahan, yung mga principal, yung mga teachers, sasabihin sa iyo, ang laki pa ng classroom shortage. So inuulit ito ni Brother Armin ngayon, pero batay sa ating datos, malaki pa rin. Napakalaki pa rin ng classroom shortage. In fact, 67,849 ang number na sinasite ko, no? Ito ang classroom shortage, yung actual classroom shortage na sasalubong sa mga estudyante sa pagbubukas muli ng mga public school natin sa Lunes. You are basing your figures po and facts sa official documents po hango sa budget allocation vis-a-vis accomplishment report po ng gagawaran? Tama po yun, no? Yung datos natin ay datos ng bigay na rin ng DepEd hinggil sa status of yung utilization, kung paano nila nagamit yung actual na budget nila for 2014. Actually, pag sinasabi ni Brother Armin na wala ng classroom shortage, ang ibig lang niya sabihin doon ay binigyan na sila ng budget para matugunan yung shortage. Mm-hmm. Pero ang tanong talaga, napatupad ba yung budget? Ibig sabihin, nakapagpatayo ba ng mga classroom in time para sa opening ng classes? At ang sagot dito ay hindi, no? Lumalabas, halimbawa, Ted, noong 2014, binigyan ng Kongreso ang DepEd ng mahigit 37 billion pesos para sa pagpapatayo ng 43,183 classrooms. That was for 2014. Mm-hmm. Pero as of first quarter of 2015, nang pinaulat ang DepEd kung paano nila nagastos yung budget na yon, ang lumilitaw sa target sa 43,183 classrooms, 7,062 lamang ang naipatayo nila after 1 year and 3 months, no? So 16% of target lamang ang kanilang kalabang ang kanilang napapatayo, no? Tapos sa 2014 yan, kaya meron pang for 2014 meron pang shortage ng constructed classrooms na 36,121. Tapos ngayon 2015 meron na namang mahigit 30 billion na ibinigay sa DepEd para sa construction ng 31,728 classrooms. Opo. As of now, wala pang naipapatayo, no? Or kung meron man, negligible pa lang yung amount. Kaya dyan natin binatay yung ating number na 67,849 actual classroom shortage. Meaning, wala hong problema sa pondo. Ang naging problema yung implementasyon po ng mga proyekto, Congressman. Tama po yun. Actually, itong tinutukoy natin problema rito, yung government understanding. No? Mm-hmm. Napakalaking problema ng Aquino administration. Hindi labang sa DepEd, although dahil malaki yung budget ng DepEd, isa sila sa pinakamalaking Actually sila ho. Actually po, spending agencies. Actually po, sila ho ang may pinakamalaking budget, no? Under the constitution, ang DepEd may pinakamalaking din pong budget, no? Na nilalaanan po ng national government. Congressman, opo. So ano ho ang balak ho dito ng Kongreso
considering po na kayo ay may oversight power dito ho sa gantuhong uri ng mga sitwasyon kung saan may ibinibigay po na pondo, tapos yung implementasyon, kinakailangan po ninyong ma-monitor. Well, napaka-seryoso na talaga ng problema ng underspending. Ito, nakikita natin sa DepEd. May pondo, pero hindi maitayo yung mga classroom, nagsasuffer yung mga estudyante. According to yung economist Ben Jokno, no, over the past 4 years, ay a total of 529 billion na yung understanding ng Aquino administration. So, napakalaki ng budget na hinihingi at binibigay ng Kongreso for 2015, 2.26 trillion. No, 2014, higit 2 trillion ang binigay, ang understanding ay 267 billion. So, sa bahagi namin sa Kongreso, ang dapat gawin dito, ay kailangan mas magigpit pa sa budget. Halimbawa, sa kaso ng DepEd, ang problema dito ay lump sum budgeting pa rin. Yung classroom construction budget na yan, malaking lump sum yan, 37 billion. Ibig sabihin nun, wala pa talagang identified na groups sa nagbigay lang ng malaking budget at ipinaubaya sa DepEd na i-identify nyo na at i-construct nyo na. Opo, well, nakita natin opo, yung opo. Nangyari, no? After more than a year, 16% pa lamang yung na-identify at naipatayo. Opo, Congressman... So, kayo na yung ganyang kalakaran. Congressman, kasi po, I understand na meron po yat ito, ang DepEd po ay may mga PPP projects, di ba? Sa classroom, yes. Sa classrooms, all right. So, paano ho kaya ito? Will you call for an oversight investigation? Yes, in fact, nagsimula na ang House regarding specifically yung merong portion na implement through PPP. Mm-hmm. Tapos may mga ilang malalaking contractors na nakuha ng malalaking contracts, no? Mm-hmm. Mga think 10,000 classrooms na implement nila. Tapos, maraming mga kapwa ko kongresista nagko-complain dun sa, una, sa bagal din ng implementation ng PPP school building program na ito. Pangalawa, dun sa quality ng mga classroom. Halimbawa, sa Pangasinan, ang complaint, yung design ng mga classrooms, essentially, parang mga modified container van ang itsura. So, definitely, kailangan palalimin pa din yung PPP school building program ng Department of Education. Alright. Kasi nga po, Congressman, ang punto ho kasi ho dito is that para ho malaman lamang ano ba problema? Ano ho ba ang maaring siguro pagtulungan natin lahat na sa ganun po mapabilis ang implementasyon po ng proyekto? Kasi meron na hong pera, meron na hong mga PPP contracts na ito. What is wrong kung bakit po hindi agad ito maipatupad at lagi na lang pong ganito ho ang problema sa pasukan, Congressman? Right. Well, tama po yun. Kailangan po talaga kung anong problema. At importante yun, no, na imagine 267 billion ang understanding for 2014. Ang daming iba pangangailangan ng gobyerno na pari sanang natagunan ng pondong yon. Halimbawa, kung nilagay yan sa mas mataas na sweldo ng mga teachers and other government employees na matagal ng clamor, sigurado magagastos yun at makakakontribute sa pagpunta ng ekonomiya, matutugunan ng mga pangangailangan ng mga government employees. Nabanggit niyo po mga teachers, Congressman. Kumusta ho naman ang ratio po ng ating mga guro sa papublikong paaralan? Kumusta po ang shortage din na balita kung meron man? Well, actually, dito mas positive yung balita, no? Dahil over the past 3 years, ay maraming bagong teachers na binadgetan at ito naman na i-implement, nag-hire talaga, no? So, there are over 100,000 new teachers in DepEd since
2012. So may significant improvement dun sa pag-address ng teacher shortage. Pero kailangan magkasabay yan, eh, no? Para maramdaman ng mga estudyante yung pagluwag ng mga classrooms. Kailangan mas maraming teacher, pero kailangan din na may mas maraming classroom. Opo. Actually, ho, dapat talaga ganyan. Proportionate po yung ratio, no? Para sa maayos po na pagtuturo. Okay, sige po, Congressman, medyo maingay po ating linya. Sige po, so abangan po namin kung ano ho magiging tugon ho ninyo dito ng inyong mga komite sa Kamara sa adhikain nga po na magtulungan, ano? To be more positive about it. Na malaman po kung nasan ba ang problema nga kasi, di ho ba, may pera ho naman eh. May pera eh. Bakit ho hindi maipatupad ng mabilis at tama? Congressman Tinio, thank you for your time po, Congressman. Mabuhay po. Maraming salamat. Maraming salamat, Ted.